Happy Sabbath po. Tayo po ay manalangin once more. Our Father in Heaven, we come to you, Lord, with what we have, Lord, as just as we are. Please forgive us from all our sins, Lord. Please clear us, clear our minds, that we might receive your words, Lord. Give us wisdom and understanding to understand your word so that it might change us, Lord. Please send your Holy Spirit to lead us and guide us as we study your word. Please bless also your children, Lord, as they listen to your word, also as I speak. Please guide my emphasis, guide my direction. Thank you for hearing our prayers, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Okay. Tinatanong ko po si Elder kung nakapag-topic na ako ng last day events dito sa Nin Church. Kasi po ito ang isa sa mga favorite kong topic. At tinitingnan, hindi daw niya po matandaan, at hindi ko rin matandaan, di okay lang na ulitin kung natapos na. At saka po, isa sa mga, hinahanap ko rin sa listahan ko sa YouTube, tinaip ko soro-soro, wala akong nakitang last day events. Okay, ang mga huling panahon po ay dumarating na ng lumalapit na at nasa huling panahon na tayo. Simula pa po nung ang sabi ni Propeta Joel sa verse 2, 28 to 31, sa huling panahon ay magkakaroon ng prophesying in the last days, and men and women shall prophesy, and young men shall dream dreams, old men shall see visions, and your spirit shall be poured out unto all flesh. At sa Acts 2, 17 to 21 po, ang sabi doon, this is what Joel the prophet was saying, that in the last days, there shall be like this, like this, like this, and so on. So, simula po nung panahon ng Acts, nag-fulfill ang sinasabi na prophet Joel na last days. Pero, sa Matthew 24 po, babasahin natin mga kapatid. Sa Matthew 24, nasaan yung shortcut dito? Ito po ang prophecy ni Jesus Christ. Sa Matthew 24, sabi po ni Jesus Christ, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came with him for to show him the buildings of the temple. Maganda rin pala yung tumitingin-tingin sa mga building. Minsan iniisip ko, maganda kayang tingnan yung mga building. Eh, nandun pala sa Matthew 24 verse 1. Pero may interpretation po ang mga building. Kung gusto niyo pumunta sa AUP, may mga bagong simento doon at may mga nakasulat. Mamasyal po kayo doon. Basahin niyo lang yung mga nakasulat sa bato. And Jesus said unto them, see ye not those all things? Verily I say unto you, this shall not be left here one stone after the other that ye may not thrown down. And he sat, as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, when is the second coming? Kailan daw po mangyayari na magigiba ang templo? Ang sabi po ni Sister White sa last day events, hindi ni Jesus Christ diniretso lahat yung panahon at prophecies para sa mga disciples kasi hindi nila kayang maintindihan o hindi nila makaya ng kanilang kaisipan. Kaya pinaghalo ni Jesus Christ yung prophecy tungkol sa last days ng Jerusalem at saka last days ng panahon. And Jesus answered them and said, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ. Meron ito sa Pilipinas. Di po ba? Sa psychology, meron silang tinatawag na sakit nito. Messiah something. Na iniisip mo, ikaw yung Messiah. Psychological, ano daw yun? Problem. Akala mo ikaw si Jesus Christ. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. Natatakot po ba tayo pag nakarinig tayo may gera? Pero sabi sa Bible, Matthew 24:6, see that ye be not troubled. Huwag kayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. For these things must come to pass. Pag nag-gera, aha, malapit na talaga ang second coming. But the end is not yet. For nation shall rise up against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines. Marami yan.
sa ibang bansa, and pestilences and earthquakes. Kaya natatakot tayo sa mga earthquake, lalo dito sa Pilipinas, maraming fault line. Oh, by the way, meron daw pong fault line, nabalitaan nyo sa TV, na yung fault line dun sa Cavite, papunta daw sa AUP. Hindi po totoo yun. Merong fault line malapit sa AUP. Nung binasa namin yung PhilBox na mapa, pag tinignan nyo yung mapa ng AUP, dito sa baba, meron ditong bakod. Yung fault line, Leslie, nandun sa labas ng bakod. Umiwas siya dun sa lupa ng AUP. Simula dun sa Muson, meron bakod ng AUP. Dun yung fault line. Pero nandun siya sa kabila ng bakod ng AUP. Sinundan niya yung kabila ng bakod hanggang dun sa likod. So, hindi siya actually galing sa PhilBox yung map. Hindi siya nag-cut sa AUP. Dun lang siya sa labas ng AUP. Ah, grabe ano? Nakakamangha. Pag nabaak yun, lalapad yung lupa ng AUP. Kasi iisod ka nun. Pero, be not troubled. Pestilences, ang pestilences, yung famine, taggutom sa mga tao. Yung pestilences sa mga animals. Maraming namamatay na animals. Yung earthquake, alam natin yung earthquake dito sa Philippines. In diverse places. And all these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye many shall be hated among all nations for my name's sake. Then many shall be offended and shall betray one another and shall hate one another. Kaya po, minsan, pag nagpipreach tayo, binabato tayo. Kasi na-o-offend sila ng katotohanan. The life, the righteous life, is an offense to the wicked. Di po ba, pag gusto natin gumawa ng mabuti, yung mga gumagawa ng masama, minsan ayaw nilang makita kasi lumalabas na masama sila. And many shall be offended and shall betray one another and shall hate one another. Ang dami nito sa YouTube, mga hate na video. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Warning po ni Jesus Christ ng false prophets. Ibig sabihin, merong true prophet. Kung may false, merong true. Kasi sabi ni Joel, meron daw in the last days, may true prophets. Si Ellen White. At saka lahat ng nangangaral na darating si Jesus Christ, prophet yan. Di po ba? Pag sinabi natin, Jesus is coming soon, prophecy yan. Hindi pa yan nangyari. Sigurado tayo mangyayari dyan. Lahat tayo, propeta. Na maliit na propeta. Kasi sa Bible, may maliit na propeta, may malaking propeta. Di ba may mga prophet na hindi nakasulat? Sabi ni Ganon, sa book ni Ganto, wala saan naman yung book ni Ganto, hindi nakasama sa Bible. So may major prophets and minor prophets. Tayo, micro prophets. Kasi konti lang yung ating. Depende kung gaano karami yung binigay ng Diyos sa atin na information, ipapangaral natin, pag ayon yan sa sinasabi ng Diyos, prophecy yan. Sabi sa 1 Corinthians, covet to prophesy. Kung may nangangaral daw, gustuhin nating mangaral din tayo. Covet to prophesy. Yung covet, usually, sa commandments, bawal yun. Pero pag mga gift ng Holy Spirit at ginusto natin, maganda daw po yun. Covet to prophesy. Sabi rin po sa Revelation 10, sasakit daw po ang sikmura, and it will be sweet in the mouth and bitter to the belly. Yun yung 1844. Great disappointment. Yung akala nila, second coming na, nung Millerites. Pero sabi dun, but prophesy again to all nations. Ibig sabihin, kailangan natin mangaral sa ibang, sa lahat ng lugar. Kaya po, merong true prophets, pero may warning si Jesus Christ na false prophets. Anong kinaibahan ng true prophet at false prophet? Yung false prophet, nangangaral siya, hindi naman salita ng Diyos. Naisip lang niya, nabasa niya kung saang book, pero hindi naman nandun sa Bible or sa SOP. Nagtataka po ba kayo kung papaano na hanap, minsan mga kapatid, nagtataka ako, paano kaya nila nalaman kung aling book ang isasama dito sa Bible? Kasi nakikilig ako dun sa mga theology student at saka professor na nagpipresent yan sa mga church. Yun ang tanong ko, hindi nila sinasabi. Pero nung last na theological forum, mga kapatid, narinig ko doon na
dun pala sa mga cave kung saan natagpuan yung scrolls, hindi lang pala yung Bible ang nandun. Library pala yun. Sabi ko, kung library yun, at saka marami daw po doon mga book na hindi naman lang sa mga Hudyo. Kasi yung Hudyo, marami yan. May Pharisees, Sadducees, isi, kung ano ng mga, ang tawag doon. Parang Christians, mayroon ng iba-ibang denomination. Yung Hudyo, marami rin silang mga, anong tawag doon sa mga grupo na yun? Sect sa Jew. So merong mga kuweba na may mga Greek lang lahat. May mga kuweba na puro Hebrew lang lahat. May mga kuweba na halo. May mga kuweba na itong mga sect lang nito ang meron. Ang tanong sa isip ko, mga kapatid, paano nila pinili dun sa lahat ng aklat doon? Siyempre yung Isaiah nandun. Lahat tayo sigurado na yung Isaiah galing sa Diyos. Kasi yung prophecy ni Isaiah, nagkatotoo. Walang debate na si Isaiah ay true prophet. Si Moses, wala rin tayong debate. Sigurado tayo lahat. Hudyo, Kristiyano, lahat tayo sigurado yung sinulat ni Moses nandun. So yung Old Testament, sigurado natin lahat nandun. Ang tanong ko, mga kapatid, paano nilalaman alam kung alin yung mga isasama at hindi? Kasi ang daming aklat dun. So yung tanong ko, quality of reference, paano nga naman nila nalaman? So yun din ang tanong actually, kung paano natin malalaman kung ang propeta ay tama o hindi. Ito o hindi. Ay babalik tayo dun sa Isaiah 8:20. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. For example, nung panahon po ni Moses, siyempre wala pa si Matthew, wala pa si Isaiah, pag may nagsalita, si Moses sigurado nilang galing sa Diyos. Pag nagsalita yung isang tao na kinontra niya si Moses, sigurado natin, false prophet yun. Kasi sigurado natin si Moses na true. Kung hindi natin kilala si Moses, madideceive tayo, katulad ng ibang nations. Wala silang Moses. Nung panahon ni Adam and Eve, dalawa lang sila. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos at ang hindi salita ng Diyos? Kung sinabi ni ng Diyos kay Adan at saka kay iba. Kung iba ang nagsabi, baka hindi yon galing sa Diyos. Tibo ba? Kaya si Eve, naniwala siya dun sa hindi sinabi ng Diyos, dapat tinanong niya muna kay Adan kung pwede bang kainin yung prutas. Kasi si Adan, ang sigurado niyang nakarinig ng instruction sa Diyos. Kasi nauna si Adan kay Eva. Wala pa si Eva, may instruction ng Diyos. Itong pangalanan mo yan lahat, ito kainin mo, ito, ito. Ay si Eva nung dumating, hindi niya alam. Dapat tinanong niya yung sigurado niyang nakakalam, si Adan. Kaya lang, may nagsalita na iba, hindi niya tinanong. So may reference ka na Satanas, ni Ahas, may reference ka na Adan. Dapat dun ka sa sigurado mo nagtanong. So kung ganun po ang ating batayan, kahit sa ngayong panahon, meron tayong mga propeta na sigurado natin. Si Moses, si Adan, si Enoch, yan, mga si Isaiah, Jeremiah, sigurado natin. Paano nila nalaman itong iba dito ay galing sa Diyos? Inimbestigahan nila, sa aking hula, tinatsambahan ko lang, binasa nila lahat yung sigurado nila. Tapos binasa lahat nila yung ibang available, yung mga ayon doon, sumasang ayon sa mga sigurado, sigurado rin yun. Di ba? Ganyan ang pag-testing ng lahat ng revelation at saka prophecy. Kahit ngayong panahon, pag merong magsasabi, titingnan natin, sabi, ganyan din ba sabi ni Moses, ganyan din ba sabi ni Elijah, ganyan ni Elisha, ni Isaiah, Jeremiah, ito sila Matthew. Sumasang ayon sila doon, kaya sinama ito. Yung mga kalaban ng mga Christian, hindi sumasang ayon, kaya. So ngayon, kahit sino magsasalita dito sa pulpit, paano natin malalaman? Titingnan natin kung ayon siya dito sa mga nauna. Okay, so, kahit si Ellen G. White, sabi ni Ellen G. White, ang basahin niyo yung Bible. Yung isa po sa mga last niya na speech sa General Conference. Pagkatapos niya magsalita, bumaba na siya. Pag bumalik siya, hindi ko alam kung tama yung pagka-recall ko, bumalik siya sa taas, sabi niya, ito ang basahin natin. I commend you this book. At saka sabi ni Ellen White, pag may nakita kayong sinulat ko na kontra sa Bible, yung Bible ang paniwalaan natin. So ang attitude ng mga mangangaral ay humble. Hindi nila kinokontra yung mga nauna na mangangaral. Kahit si Jesus Christ mismo, ang sabi niya po,
Do not think that I come to destroy the law and the prophets. I come not to destroy but to fulfill. Jesus na yan, red letters na yan. Pero sabi niya, hindi ko kinukontra yung mga unang sigurado, yung mga unang propeta. Kaya po, lahat ng nating nangangaral, lahat ng iniisip ng mga prophets o mga preacher, kailangan ang ipipreach lang yung mga ayon sa mga nasisigurado. Okay. Ngayon, solve na sa isip ko mga kapatid kung paano nila nalaman kung aling book ang isasama. Kung bakit may mga book dun sa kuweba na hindi nila sinama, kasi joke-joke yun. Kasi hindi siya ayon doon sa sigurado eh. Sabi ni Isaiah, ganto. Sabi nila, ganto. Ay iba. Hindi yan kasama sa mga inspired ng Diyos. Pwede ba yun? Okay? Pwede. So, ibig sabihin, kasi nung nakikinig ako sa Ayas, kung papaano si Ellen G. White magkamali, ganun din yung mga Bible writer nagkakamali. Alam niyo po ba, may mga mali si Ellen White? May mga mali din sa Bible? Sabi ni yung isang prophet sa Bible, according to gantong prophet, pag tiningnan mo yung writings ng prophet, wala naman, iba pala yung kanyang ano, sinasabi. Minsan yung number, mali. Pero yung idea niya, hindi na sacrifice yung, kasi ang sumulat po niyan ay mga tao. So minsan may maling spelling, maling reference, maling number, pero yung kaligtasan, yung essence ng truth, hindi nag-error. Okay. So, many will false prophets shall arise. Malalaman po natin na may false prophet kung alam natin ang true na prophet. And shall deceive many because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Nagtataka po ba kayo kung bakit maraming nagdi-divorce, naghihiwalay, nagbi-break? Ayan ang sagot. The love of many shall wax cold. Lahat ng problema dito sa buong mundo, huwag na natin sisihin ang isa't isa, ang kasalanan ang dahilan. Kaya doon tayo magalit sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, maraming suliranin. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya magtiyaga tayo mga kapatid. Magtiyaga tayo sa isa't isa. Kahit ang isa't isa ay hindi perpekto, kahit ang isa't isa ay minsan nakakatulog. Kahit ang mga disipulo naman, nakakatulog din. Minsan, gigisingin ni Jesus Christ, can you not pray for an hour? Sabi ni Jesus Christ. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Magtiyaga tayo at magtiyaga. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then the end shall come. Yan na lang po ang hinihintay daw natin na matupad ang pangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. When you see that, therefore, this thing shall abomination of desolation spoken by Daniel the prophet. So si Jesus Christ, nagbabasa rin siya ng prophecy. Memorize niya ang mga sinasabi ni Daniel. Ang sabi ni Daniel, pag napalibutan na kayo, tumakas na kayo. Stand in the holy place, whoso let him read, understand. And then let them which be in Judea flee into the mountains. So, naghalo-halo po ang prophecy tungkol sa end ng Jerusalem at saka sa end of time. Pinaghalo dito ni Jesus Christ. Bakit ni Jesus Christ pinaghalo? Nagtataka po ba kayo, bakit si Jesus Christ na gumagamit ng parable? Ang sabi ng mga disciple, Lord, why do you speak in parables? Sabi ni Jesus Christ, para hindi maintindihan ng iba. Nakakapagtaka po ano. Pero para sa inyong maliligtas, maintindihan nyo. So, ang sabi ni Mrs. White, kung bakit si Jesus Christ pinaghalo niya yung prophecy ng end of Jerusalem at saka ng end of time, ay para magsaliksik yung disciples. Para mag-research tayo. Kaya pala po sa Bible, sabi sa Proverbs, it is for God to hide things, but it is for the honor of wise men to search things out. Then let them be which in the mountains, in Judea, flee into the mountains. Yung mga hindi po nakinig sa prophecy ni Jesus Christ, na matay sila nung sinugod sila sa Jerusalem. Pero nung nakita nila na lumilibot na yung mga kalaban, hindi na sila nagkuha ng tsinelas at sapatos at saka jacket, tumakbo na sila papalabas sa bundok, sa mga bundok, at sila ay nakaligtas. Kaya po, kung makikinig tayo sa mga prophecy ng last day events, makakaligtas din tayo. Kung hindi tayo maniwala, masusunog din tayo kasama ng nasunog, katulad ng nasunog nung panahon ng siege ng Jerusalem.
Kailan po ba ang sign na tayo ay tatakbo sa mga bundok? Pag binasa natin po itong last day events, hindi pa lahat kailangan tumakbo sa bundok, sabi ni Sister White. Dahil kailangan ng church sa Sorosoro. Kailangan ng vegetarian restaurant doon kung saan sa may Mamsi o kaya doon sa may Quezon City o kung saan man kayo gusto maglagay ng vegetarian restaurant. Kailangan ng school doon sa Pasay at saka doon sa Binyan Elementary Adventist School. Kailangan ng mga tao na gagawa doon. Pero darating ang panahon na dapat tayo lahat ay pupunta sa bundok. Katulad nung panahon noon. Ang signal daw po kung kailan kayo, kami nasa bundok na kami, kung kailan kayo tatakbo sa bundok ay pag in-enforce na yung Sunday law. Yan po mga kapatid, pag in-enforce na yung Sunday law, sakay na kayo sa van ni Christian at akyat na kayo sa, wala na atang bundok na maakyatan dito. Meron pa bang aakyatan na bundok? Hindi ko alam. Basta yun po ang signal. Pag in-enforce na ang Sunday law, akyat na tayo sa bundok kasi mahirapan sila makaakyat sa bundok. Pero walang problema. Kasi basta susunod tayo sa Diyos, walang problema. Actually, pagkatapos mga kapatid ng close of probation, wala nang problema. Kasi yung mabait, mabait lang yun. Hindi na magbabago. Yung masama, masama na yun. So hindi ang problema natin kung kailan ang second coming. Ang pinoproblema natin kung kailan yung close of probation. Kasi pag nag-close of probation, wala nang change court. No more change team. Yung mabait, mabait na yan. Yung masama, masama na yan. So, kailan yung close of probation? Hindi natin alam. Bakit hindi pinapaalam? Kasi ayaw natin gumawa ng assignment pag wala pang deadline. Oh, tatawa si yung mga estudyante. I-procrastinate natin yan. That's why we should be always ready. Kasi hindi natin alam ang kung kailan darating ang kasal ng groom. Kung kailan darating ang groom. Ayan. Parang yung unfaithful servant tsaka yung 10 virgins. Hindi natin alam kung kailan ang darating. Like a thief in the night. Okay. So basahin po natin ito. Ano saan ba yung ating binabasa? Ito pala. Let him which is on a housetop take nothing out of the house. Huwag nang kukunin ang computer. Neither let him that which is in the field take back to keep take his clothes. And woe unto them that are with child and to them that give suck in those days. But pray ye that your light flight not be on the winter, neither on the Sabbath. Ibig sabihin, kahit sa huling panahon, may mangingilin ng Sabbath. Okay. For then shall be great tribulation such as not once since the beginning of the world. Diyan na yung mga world war. One, world war two, and except those days should be shortened, there should no be flesh be saved. So, dahil sa pagtsatsaga, grabe ang kahirapan, papaikliin ng Diyos ang kahirapan para may makaligtas pa. But for the elect's sake, those days shall be shortened. If any man say unto thee, Christ is in Mindanao, do not believe. Ayan po. Si Jesus Christ daw po ay nasa Santa Rosa? Nako. Oo nga, Jesus Christ is everywhere. Pero yung sasabihin na nandun yung si Jesus Christ in person, sabi po ni Jesus Christ, hindi daw po siya darating ng ganyang paraan. Pagdating niya po, kasama niya ang maraming anghel, may malakas siyang pakakak, at dyan lang siya sa taas, hindi siya lalagpak dito. Tayo ang sasalubong, we shall meet him in the air. Hindi yung nandun siya sa complex o kung saan man, sa Mindanao, o sa SMX, o sa MOA, o kung saan. For there shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders. Ibig sabihin mga kapatid, hindi reliable ang miracles ngayong mga panahon. Nung panahon ni Jesus Christ, ginagamit niya ang miracle para maniwala ang tao. Pero ang sabi ni Jesus Christ, sa huling panahon, gagamit din ang kaaway ng miracle, ng mga false prophets, para mapaniwala. Pero huwag kayong maniwala kasi ang sabi niya, hindi ako darating ng ganyang paraan. Behold, I have told you before, wherefore it shall say unto you, behold, he is in the desert, go, don't go, before, behold, he is in the secret chambers, believe it not.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even to the west, so shall the coming of the Son of Man be. Pag dumating si Jesus Christ sa east, kita kasi, kahit nandiyan, di ba east po tayo? Pag dumating si Jesus Christ sa Pilipinas, nandiyan na siya sa taas, kita rin siya sa US. Ayun ang nakasulat eh. Parang kidlat daw po yan, kita siya sa buong mundo. So minsan iniisip natin, paano kaya si Jesus Christ darating ibilog yung mundo? How can every eye see Him? Huwag nang problemahin yan. Ang Jesus, pag ang Diyos nagsalita, kahit hindi mo ma-imagine, nagkakatotoo. Di ba ba? Pag sinabi ng Diyos, let there be light, hindi mo natin alam kung paano, pero magkakailaw. Pag sinabi ng Jesus Christ, Lazarus, come forth, hindi natin alam kung paano, pero mabubuhay yan. So wag natin problemahin kung paano ng Diyos gagawin yan. Ang problemahin natin kung makakatitig tayo na pinagsisihan na natin lahat ng ating kasalanan at hindi tayo nagtatago dun sa likod ng church pagdating ni Jesus Christ. Tayo ay aharap sa Diyos. So shall the Son of Man be, and whosoever the carcass is, there the great, okay. Immediately after the tribulation of those days shall, alam niyo mga kapatid, ang Bible, hindi yan talagang sequential. Hindi yan yung Genesis 1. Nandiyan na yung tao. Tapos dun sa Genesis 2, bumalik ulit dun sa simula yung kwento. Parang may nakalimutan siyang ikwento, inulit niya ulit. Di po ba? May mga kwento sa Bible, parang ganun. Kaya itong Matthew 24, hindi rin yan sequence. May mga sequence, pero hindi lahat. Minsan bumabalik siya dun sa, yung pagkasulat niya, bumabalik siya sa simula ulit, tapos kinikwento niya ulit. Immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened and the moon shall give her light. Lumiwanag, dumilim na po ba ang buwan? Yes, dumilim na ang araw? Yes, ayun nga, wala ng araw eh. Pero sa history po ng United States, dumilim ang buwan at dumilim ang araw. Noon, nakipagdebate ako sa teacher ko. Sabi niya kasi, hindi ako naniniwala na sign niya ng pagdating ni Jesus Christ. Kasi, kaya dumilim yun, after tribulation daw. After nung World War, nung Civil War, nag-uwian yung mga farmers. Sinunog nila, pinakamadaling maghawan ng maisan at saka tubuhan, sunugin. Automatic yun. Tumba lahat yung damo. Sabay-sabay lahat nagsunog yung sundalo ng farm. Di umusok yung lahat ng kalangitan. Yung buwan naging pula, yung araw naging pula. Dumilim. Lahat nagsunog ng mais at ng damo. Sabi niya, hindi ako naniniwalang sign yan kasi nagsunog sila ng ano eh. Sabi ko naman, sir, hindi lahat ng sign miracle. Akala niya kasi, yung sign, miracle yun lahat. Sabi ko, katulad sir nung rainbow, miracle ba yun o sign? Sa kanila, miracle yun, di nila naintindihan. Tayo, naintindihan natin, prism effect yun, magganya ka lang ng hose, tapos may tubig, ganun, makakita ka na ng rainbow eh. Sa atin, sign pa rin yun, pero hindi na yun miracle, kasi ang miracle, yung hindi natin naintindihan. Yung sign, maintindihan natin o hindi, sign pa rin yun. Okay, so kahit maintindihan natin mga kapatid, sign pa rin yun. The powers of heaven shall be shaken, yung falling stars, and there shall appear the Son of Man in the heaven, and there shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Bakit sila nagmumourn? Kasi hindi sila nagsisi, hindi sila makatitig sa ating Diyos dahil may kasalanan. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with great power. Hindi yan po secret rapture, hindi yan secret coming, hindi yan iba lang ang nakakita, with great power and great glory. Kung maliwanag dyan sa labas, mas maliwanag pa pagdating ni Jesus Christ kasi siya ang source ng kaliwanagan. And he shall send his angels with a great sound and a trumpet and they shall gather. Okay, merong trumpet na malakas. Yung trumpet, nakarinig na po ba kayo ng totoong trumpet? Hindi na kailangan ng microphone kahit sa PIC. Pag nag-trumpet sila, hindi kailangan ng sound system. Pero pag yung trumpet ng angel, mas malakas yun. Kahit dun sa Tarlac, rinig yun kasi angel yun eh. Malakas yung trumpet. And hindi lang yun basta trumpet ng angel. Great sound pa. May angel pa na malakas umihip ng trumpet. At saka marami silang nagtatrumpet. Kaya kahit, ayun, yan yung picture ko rin sa Facebook. Kaya kahit natutulog tayo, maririnig natin yung trumpet. And they shall gather his elect from the four winds and
from one end of the earth to the other. So lahat ng mga sumusunod kay Jesus Christ, ayan, kukolektahin. Okay, nasaan na tayo? 36:24. Ito pong fig tree ay may mga sign ito. Okay. So tinatanong nila, kailan darating? But of the day and the hour, no man. No, not the angels of heaven, but my Father only. Yan po. Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Kasi, bakit? Sabi ni Jesus Christ mismo, hindi rin niya alam. Ang Diyos lang Ama ang nakakaalam. Siguro ayaw niya lang sabihin. Para hindi tayo mag-procrastinate. Kaya sabi niya sa disciples, this generation shall not pass until all these signs should be fulfilled. Kaya even si Ellen White, iniisip niya na darating si Jesus Christ, nabuhay pa siya. Kahit yung disciples, kaya nila binibenta yung mga ari-arian nila. Sa Acts, bakit binibenta nila? Kasi mas mahalaga yung ebanghelyo. Hindi naman pala masama magbenta ng mga sobrang bahay. Pero pag isa lang yung bahay, okay lang yan. Pag sobra lang, pwede niyong gamitin yung gawin yung sa Acts. Pero hindi na alam na natin nalalaman. Alam po ba ng mga Israelites kung kailan susugurin yung Jerusalem? Naka-prophesy kay Daniel. May mga signs. Pero sabi ni Jesus Christ, yung second coming, may mga signs, pero walang nakakaalam ng araw. Pero pwede natin i-compute. Pero hindi natin pwede sabihin. Bakit? May mga nagko-compute, mga kapatid. Sabi ni Ellen White, no more time prophecy beyond 1844. Mag-compute ka kung gusto mo, pero hindi mo pwedeng sabihin na darating si Jesus Christ. Kasi sabi ni Ellen White, it is not yung nagsasabi na darating in 5 years, in 10 years, in 20 years. Hindi yan message galing sa Diyos. Time setting. We have not a time setting message, sabi ni Sister White. So, pero malapit na talaga. Hindi nga lang natin pwede i-compute o ma-compute. Kasi may mga nagko-compute, mga kapatid. Pag tinignan mo sa writings ni Ellen White, 6,000 years ang panahon ni Satanas mag-demonstrate ng kanyang gobyerno dito sa Pilipinas. Dito pala sa Soro-Soro. Dito sa mundo. 4,000 years daw simula pagkakasala hanggang sa krus. AD 31 yung krus. Ibig sabihin, minus ka ng 4,000, yun yung sin. Kung kailan creation, hindi ko rin alam. So, AD 31 plus 2,000, 6,000 eh. Di 2031. Sasabihin ng mga tao, 2031 ang second coming. Hindi pwede tayo magsabi ng ganyan. Kasi sabi mismo ni Jesus Christ, no one, hindi ito si Ellen White ang nagsabi. Hindi rin si Elder. Hindi rin si Serwin. Hindi rin si Jeremiah, Isaiah. Si Jesus Christ mismo nagsabi na no one but the day and the hour knoweth no man, not even the angels of heaven, but my Father only. Basahin po natin ito sa last day events. Gusto ko lang pong tutukan ito at meron akong narinig na ganito. Na dito po sa chapter 3, when shall these things be? Tanong po ng mga disciple. Okay, tingnan natin mga kapatid. Si Jesus Christ nagsabi, hindi daw alam. Christ, many who have called themselves Adventists have been time setters. Time after time has been set. Sabi naman ng iba, time naman yun. Alam ko yung year, hindi ko lang alam yung time. Mga kapatid, ang time at saka year, same lang yan. Kasi yung year, time din yan. Kaya sabi ni Ellen White, time after time has been set. Kailan yung tinset na time? Nung 88, may nagsiset. The definite time of the Lord's coming is declared to be beyond the ken of mortals. Even the angels who minister unto those who shall be heirs of salvation know not the day nor the hour. But of that day,
No one knows, my Father only. We are not to know the definite time either for the outpouring of the Holy Spirit. Kailan yung outpouring of Holy Spirit? Huwag niyo nating problemahin kung kailan. Ang mahalaga, magbuhusan tayo. We are not to know the definite time either of the outpouring of the Holy Spirit or for the coming of Christ. Why has God not given us this knowledge? Because we would have not make a right use of it if He did. A condition of things would result from the knowledge among our people that would greatly retard the work of God in preparing a people to stand in the great day that is to come. We are not to live upon time excitement. So pag minomotivate natin yung mga tao dahil iniisip natin darating, sabihin natin, 5 taon na lang o 10 taon na lang, masama daw po i-motivate yung mga tao ng ganyan pamamaraan. You will not be able to say that He will come in 2 or 5 years. Yung isang officer ng GC, sabi niya sa video, 5 taon na lang palagi ko darating na ang Diyos. O, natanggal siya sa office. Kasi hindi natin pwede kontrahin si Ellen White. Yung pastor, hindi natin sigurado. Minsan nagkakamali. Itong si Ellen White, sigurado na natin lahat to. Huwag natin kukontrahin. Mahirap kumontra sa sigurado. O, 2, 1, 2, or 5 years, neither are you to put off His coming by stating that it is not to be for 10 or 20 years. Bawal din para sabihin, wala pa, hindi pa 10 years. Kulang pa. Ngayon ko lang nalaman. We are nearing that great day of the Lord. The signs are fulfilling and yet we have no message to tell us that the day of Christ is appearing. The Lord has wisely concealed this from our, that we may be always be in state of expectancy and preparation for the second appearing of our Lord Jesus Christ in the clouds of heaven. The exact time of the second coming is of the Son of Man is God's mystery. It is not our time-setting message. We are not of that class who define the exact period of time that shall elapse before the coming of Jesus Christ the second time with power and great glory. Some have set a time, and when the time has passed, presumptuous spirits have not accepted rebuke. But when they have set another time, another time. But many successive failures have stamped them as false prophets. Stamped them. God gives no man a message. Wow! So, pag nakakaisip tayo na, siguro 5 taon na lang, hindi yan galing sa Diyos. Ayun, no? God gives no man a message that it will be 5 years or 10 years or 20 years before the earth's history shall close. He would not give any, okay, sabi ni Jesus Christ, no man knows. Sabi ni Ellen G. White, God does not give a message. Ano pang susumbat natin? Okay, malinaw. He would not give any living being an excuse for delaying His preparation or for His appearing. He would not have to say, one say as the defect, my Lord delayeth His coming. Because it leads to neglect and reckless neglect. And okay, because the times repeatedly have passed, nagiging, hindi naman dumarating. Sabi nila, darating na, hindi naman. Huwag na tayong maniwala sa Kanya. Ganyan ang nangyayari pag may time setting. Ano pa po? There will be false fanatical. Ito, nakalagay mga kapatid. Huwag natin i-motivate yung mga tao gumawa ng ministry dahil naglagay tayo ng date. We want not to move the people's passion to get a steer when the feelings are moved and principle does not control. There will be always false and fanatical movements and persons in the church who claim to be led by God, those who are sent. Okay. Ayun ang malinaw. Yung lahat po ng prophecy sa Bible, nagtuturo, ang pinaka-latest ay 1844. Sabi ni Ellen White, it God was pleased to tell her, the Lord had been pleased to show me, Ellen White yan, that there would be no more definite time in the message given since 1844. Hanggang 1844 lang yung prophecy sa Bible. Yung susunod na dun, secret na yun ng Diyos. The mysteries of God. Our position has been one to waiting and watching, no time for proclamation to intervene between the close of the prophetic periods in 1844. Eh, kung may mga kaibigan tayo ng medyo nagkamali, i-remind lang natin. The people will not have another message upon definite time after this period, reaching from 1842 to 1844. There can be no definite tracing of prophetic time. The longest reckoning reaches to 1844 only. Okay, malinaw po.
So, bakit na tagal dumating si Jesus Christ? Kasi, naghihintay pa niya tayong mangaral sa suro-suro. Marami pang kailangan maligtas dyan sa labas ng church, dyan sa tabing daan, mga naka-tricycle at saka naman malinggi kahit Sabado. Ellen White expected Christ's return in her day, and the delay explained because of mercy. Kasi marami pa daw hindi handa sa pagdating ni Jesus Christ. Ayan. Okay. Kung handa na lahat, darating na sa daw si Jesus Christ ng 1844. Pero dahil hindi pa sila handa, kasama pa tayo sa halangit. Okay. Bakit yung Israelites ang tagal-tagal pa ikot-ikot sa wilderness? Eh, reklamo ng reklamo eh. 40 years, may delay sila dun. Because of unbelief, murmuring, and rebellion. So, tayo mga kapatid, huwag na magreklamo sa pagkain. Tayo mga taga-AUP, huwag kayo magreklamo sa pagkain. Murmuring, do not murmur. The same sins that delayed the entrance of modern Israel into the heavenly Canaan are the in neither case, the promises of God. Yung promise ng Diyos, walang problema. Yung conditions lang ang may problema. Alam nga naman, darating ang Diyos, hindi tayo ready. Ay problema. It is unbelief, the worldliness, unconsecration, and strife. Paano natin malalaman worldliness? Ay yung nandun sa Facebook. Ano ba yung nilalike natin at sinishare natin dun? Unconsecration and strife among the Lord's professed people are kept in the world of sin and sorrow for many years. Yan po. God's promises are conditional. Okay. So sabi ng Diyos, ganto-ganto, pero may mga condition pala yun. Bakit hindi tinutupad ng Diyos? Eh, hindi pa tayo ready. Sa mga, anong mga problema natin? Insubordination. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Okay. What is Christ waiting for? For the manifestation of Himself in the church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Kaya tayo ay maging kay Jesus, maging katulad ni Jesus Christ, so that Jesus Christ can come. And merong limit to Christ forbearance. Mapupuno din ang cup ng anger ng Diyos at siya po ay darating. Okay. Yun po ang mga mensahe ng Matthew 24. Kailangan tayo maghanda sa judgment sa second coming. So, tayo po ay manalangin sa pagsara ng ating message. Our Father in Heaven, we praise You, Lord, for the truth that Jesus Himself has told us. For the sureness, Lord, the red letters in the Bible, for the affirmation of Ellen G. White in the spirit of prophecy. Our Father, we ask that we not forget these truths. Please burn it in our hearts. And as You have promised, remind us when we need to think about these things. Please bless Your church, Lord, as we prepare for Your second coming. In Jesus' name we pray. Amen.